Yan. Gagawin natin dito, mag-overhaul tayo ng makina. Yan, no, umpisaan ko na siyang pinapaklas. At yung karong gagawin naman natin, sir, Yamaha na MXI. Yan, gagawin natin dito, mag-overhaul tayo ng makina. Yan, no, umpisaan ko na siyang pinapaklas. At ready na itong ano, paghiwalayin yung chassis sa kayong makina. Basta kapag magpapahiwalay kayo ng makina sa chassis, lalong-lalo na pagka scooter, i-double check nyo yung mabuti yung mga sensor. Kasi kapag pinaghiwalay nyo na to, tapos may nakakabit pang mga sensor, maaaring masira yung sensor, pwede kayo maputol yung wire. Yan, Yamaha naman yung gagawin natin ngayon. Okay, bali, paghihiwalayin ko na to, at mamaya, papakita ko na lang sa inyo yung ating parts na ilalagay. Yan, importante yung paghiwalay muna natin to. Ayan, napaghiwalay ko na yung makina sa kayong kanyang chassis. Yan yung chassis niya. Ito yung kanyang makina. Ito yung ating wawalwalin. Yan, dyan natin makikita kung sigun nyo lang yung ating papalitan. Pero matik po yan. Kasama yung mga gasket na dapat natin palitan dyan kapag ka nagkaklas tayo nito. Yan, umpisahin natin to, tatanggalin. Tapos to, tatanggalin natin to sa kayong CVT dito. Yan, tatanggalin natin yung mga yan. Naman natin yung block na tatanggalin. Kapag first time yung magkalas nito mga sir, dapat sinasegregate nyo kagad yung ano, yung mga gamit nito para hindi magkalto nito. Ayan, may tama din yung kanyang ano, pisto, no. May gas-gas. Ito yung mga sinyalis na talagang napabayaan sa langis yung motor. Kaya napaka-importante na dapat up-to-date lagi tayo nagpapalit ng langis. Huwag nyo pong tipirin sa langis yung motor ninyo kasi mapapalaki din yan ang gastos ninyo. Ayan, parang ganito. Ayan, pati connecting rod may tama na rin. No, pati block may tama. Oh, ayun, oh, may gas-gas. Kitang-kita naman dyan. Oh. Oh, ayan. Ayan. Hindi pa naman ito nariribor kasi chrome bore kasi ito. Ayan, may gas-gas. Bali, hindi ito nakasama sa budget, pero ipapalam muna natin to sa may-ari na itong motor niya na may damage din yung kanyang block. Yan, muo lang naman yung block nito sa kanyang piston. Yan,
Bali, sabihin muna natin ito sa may-ari. Lalagay muna natin dyan. Ayan. Tapos mamaya natin tatanggalin ito. Tatanggalin muna natin yung magneto. Ayan. Hindi na ituloy nung kasama ko. Ayan, may gasgas. Kaya napaka-importante na dapat alagaan natin sa langis yung ating motor. Kasi napakamahal na nga ng gasolina. Mapapagastos pa kayo sa parts. Tapos mabubuksan pa yung makina. Kaya dapat laging up to date tayong nagpapalit ng langis para hindi po tayo matulad dito. Ayan. Ayan, natanggal ko na yung magneto nya. Sunod naman natin yung stator na tatanggalin. Ayan ang reklamo sa atin ni Jerry ah. Ayan, sisimulan na natin tanggalin yung crankcase para matanggal natin yung ano, yung sigunyal kasi kasama yan sa ating papalitan. Ayan, tapos ito tatanggalin din natin to. Yung lock sa ating center stand para maiangat natin to. Tapos 8 mm yung mga bolt nya, yung bolt ng crankcase natin. Ayan. Siyempre tatanggalin din natin tong ano, tong oil pump. Kasi mayroon pang tornilyo doon at hindi natin yan marudukot ng ano, ng T-rings. Kaya obligadong tatanggalin natin to. Ayan, tanggal ko na. Pagka nagkakalas kayo nito, dapat segregate nyo kaagad para kapag once na nagsauli na kayo nito, mas mabilis nyo yung isang ano, makikita. Okay, tabi mo natin to. Sa sabon po, hindi ito ba sa ayan, natanggal na natin yung crankcase. Ayan, ito yung ating papalitan. Kasama rin yung piston sa ating papalitan dyan. Ayan, natanggal na natin. At ito mamaya,
pupukuhin natin doon sa labas yan. Tapos huhugasan natin ito ng ano, ng gasolina. Tapos nilinisan natin dito. Ayan. Maraming itim. Kapag ganyan ng itim, ibig sabihin niya na ano, na talagang napabayaan ito sa langis. Kaya nasira yung ating conking rod saka yung block sa yung piston. Ayan, huhugasan muna natin ito. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano, yung ating mga parts na ilalagay. Pilipino, bilisan mo! Ayan, pinapalinis ko muna yung ano, yung crankcase kay Kapulong. Kapulong, smile ka naman dyan. Lagi na kasi maangad ka, ayan. Tapos ito yung ating parts na ating ilalagay. Yung set ng block natin ito. MTK. Presyo nito nasa ano, nasa 1780 dahil medyo kinapos na yung budget ng mayari, kaya ito yung nilagay niya o binili niya. Yan, sangsud na kasama na yung piston. Yan. Tapos may kasama din siyang ano, piston pin sa yung gasket. Sangsud talaga na siya. Yan, lagay natin dito. Tapos ito yung ano, ito yung mga original gasket din ito. Yan, original ito. Pero ito yung ilalagay natin, yung original. Yan, base gasket sa head gasket. Tapos ito yung ating sigunyan. Yan, tatanggalin muna natin sa pagkakabalot. At para makita natin. Na balot ah. Ito yung ating sigunyal. Yan, ito yung ating bagong sigunyal na ating ilalagay. Kaso hindi pa wala kasama itong ano, hindi pala kasama yung bearing nya. Ito yung ilalagay natin mga sir. Yan, dito pala mga sir, magpapamasin siya pala tayo, no? Kasi ito, tatanggalin natin to. Tapos, bibili tayo ng bagong bearing. Yan, kasi wala palang kasamang bearing to. Hindi siya tulad ni, ano, ni Honda Click, kapag bumili ka ng bearing, salpak mo lang, okay na. Dito, hindi. Tatanggalin pa natin yung, ano, yun, nilipat natin dito. Kaya, magpapamachine shop pa tayo. Ayan, abangan nyo na lang uli yung ating susunod na video nito, yung part 2 nito. Magpapamachine shop muna tayo.